It did naman. You know, ito yung sinasabi kong, because wala yung, that time I was trying to prove myself. Right? Mm-hmm. It did pay off for me. Na I gained respect sa ibang gangs. Yeah. I mean, dahil sa pakikisama, then, meron pa silang ginagawa yun. Dahil papainumin ka, dahil hindi ka nila kahood, pupunta ka doon, shot kayo, expecting na you're having a party. Pero they're gonna test you. May tatayo eh. Uh-huh. Oh, so you're rapping. Diba? You're rapping this hood. Let's prove this. Dude na, OG pa talaga siya. Kaya niya ba, katakbuhin lang yun. I mean, nasabay ba sa atin yan? I mean, there's a lot of crazy Filipinos dito sa Philippines na ganun ang mindset nila sa gang culture. OG ba yan? Amboy ba yan? Galing bang states yan? Diba? Pero, I mean, susubukan ka nila. So ako naman, I don't think twice. Let's go. Ganun lang. Boy Solong G, and right here right now meron tayong special episode of No Barriers, ang isang documentary for Angeles City, Pampanga hip hop community. And of course, hindi natin palalampasin ang isa sa mga urban legend ng Angeles City, okay? Also known as Angel Gambino Pineda or OG Gambino of 13th Street Gangsta. Ayan. Magandang araw po sa iyo, sir. Ang aking kuya, isa sa aking mentor. So, meron kaming mga konting katanungan lang. Gagawin lang natin to for the record. Actually, hindi na natin gagawin para sa era ngayon, sa mga future eras, and para lang meron tayong brief history ng ating hip-hop community. Ayan. So, ang unang question namin sa iyo, kailan ka nag-start na ipalaganap ang gang culture sa Angeles City, being one of the pioneer OGs sa panahon noon? I started off again around 1998. Okay. So, it was parang testing ng waters na if okay ba yung gang na ipupurap ko dito sa Philippines, sa Pampanga. Kung magki-click ba yung set ko from back home. Okay. So, yung sa pagkakaalam ko nung
kabataan ko noon, nakikita ko na sa mga pader ang mga gang writing, so tinatawag na tags. Hmm. So hindi ako ganun ka-aware sa Bloods and Crips culture ng Angeles City. Ang nakikita ko lang is yung X3 na magkadugtong, tama ba? Hmm. So X3 muna talaga ang nilabas mo. It's the sign yung nilabas ko, hindi yung what you call it, tricycle nowadays, di ba? Yung mga nakilala nyo yun, X3 Crip, 33 Crip, hindi siya yun dati. Because I was trying to provoke something na with this sign, magbubloom ako. So, medyo nagkiklik naman that time. Kaso medyo maraming issues, tag wars, ganyan, ganyan, di ba? Maraming tag wars, iba-iba. So, hindi ko na hindi na ako magda-drop names. Siyempre marami din mga legends na tagger dito. So, nung time na yon, correct me if I'm wrong, nung sinusulat mo na ang X3 sa pader, most probably may mga nakapo na din, may X3 na pala dito sa Angeles. Yeah, meron naman. Kasi meron, beforehand na 98, it was an era na gangs were really not common sa streets yet. Pero meron na because of the black community na nagstay dito sa park, na may mga nagsipag-anakan sila, yung mga nag-abroad na balik dito, na deport. Meron na. They know about Bloods and Crips already. They're familiar with that. So, pero because hindi siya common sa streets na hindi siya talaga, pero may nagre-rep. May mga OGs ako nang ilalo dito na, oh, Crip ka pala. Yeah, from back home. So you're a new schooler for them. Ah, oh, tama, tama. Diba? I'm not a new schooler. I'm like just you. Oh. Kasi once na nakapasok sa gang, you're not a new schooler. You're one of them. You're your family now. Hindi ka, Okay, ako naman sa venture ko, sa journey ko ng pagsali sa 13th Street. May mga first batch akong mga na-interview din, of course. Sina OG Snoop, na naging bunso ni OG Gambino, of course. Ang local din dito sa Pampanga. Paano nag-merge, or did you start with how many numbers bago talaga yung pinaka-ugat? Ikaw, of course, and yeah. Then the main branches, was it marami agad or little by little they found out? I started off na lang kami. Tatlo? Tatlo. Three people that time. Because I had to, syempre I had to jump them by myself. For me to multiply the people na papasok. So I have to test them and everything. So everything happened. So process talaga. It's pagiging a process. Every gang has to do their own process. Dalawa kayo, you have to put it up. You have to build the foundation na kailangan solid ka. So, which leaves me to the answer na kahit konti, mag-isa ka lang, yung puso talaga ng pagiging G. And duty mo yun. It's about yung sinasabi ko sa inyo lagi before. You gotta be that one-man gangsta sa street. Wherever you go, wherever you be, stand tall, prove yourself. You're a one-man gangsta. Hindi yung because na marami kayo, matigas kayo, hindi ganun. Hindi tayo ganun naglalaro. Because I had to prove myself before na ganun ako, nang wala kayo. Ngayon, siguro matigas akong tignan, pero, hindi rin siya, hindi rin siya biro. It's not about the fame and everything. Hindi naman yun yung habol ko. It's about trying to gain respect and, control the kids in the community na
yung nagbubully, gawin nating reversible naman siya. Siya naman yung hindi mo na magbubully ngayon. Those were the kids that I see before na nakakasakay ko, nakakausap ko, alam mo yun. So, nasabi mo yung being a gangster is not a joke. Hindi naman biro talaga. Hindi na. So, eto na. Yung pressures ng game. So, in the long time, bit-bit mo yung pressure sa game na yun. 100%. 100% from other hoods, from other provinces ng Pinas. Of course, may te-testing. May test, OG. Meron. May te-testing. May mga amboys na te-testing. Did it pay off? It did. It did naman. You know, ito yung sinasabi kong, because wala yung, that time, I was trying to prove myself. It did pay off for me na I gained respect sa ibang gangs. I mean, dahil sa pakikisama, then meron pa silang ginagawa yun. Dahil papainumin ka, dahil hindi ka nila kahood, pupunta ka doon, shot kayo, expecting na you're having a party. Pero they're gonna test you. May tatayo eh. Uh-huh. Oh, so you're rapping. Diba? You're rapping this hood. Let's prove this. Dude na OG pa talaga siya, kaya niya ba, katakbuhin lang yun. I mean, nasabay ba sa atin yan? I mean, there's a lot of crazy Filipinos dito sa Philippines na ganun ang mindset nila sa gang culture. OG ba yan? Amboy ba yan? Galing bang states yan? Diba? Pero, I mean, susubukan ka nila. So ako naman, I don't think twice. Let's go. Ganun lang. Yeah. Anong bullshit pang gagawin? Nalagbasan mo yung mga pressure ng time na yun. And ito ang na-experience ko din. Of course, with your blessings. Noong nararamdaman mo na ang power mo, maalala mo yung kainitan ng Night Cortez natin, the baggy pants. Specifically, balibago muna kasi hindi natin masabi na buong Angeles eh. Balibago muna nung earlier days mo. Noong na-experience mo na yung power being an amboy, alam mo yun, pinasara mo yung Game City. Back in the days, yung mga ganon. So, did you enjoy the power or not really? Or hinandle mo ng maayos ang power? Hindi ko naman na-enjoy yung power. Let's not be, ano na lang, boastful na, oh, tangin na, hindi mo na-enjoy yung power, di ba? That's bullshit. You did. Well, let's say, I did a little bit, pero hindi ko in-abuse yun in that way na dahil kilalang-kilala na nila ako. Kasi that time sa Game City, we were just playing that time bago magsarado yan. Kaso, ang ginawa, dahil tumataligod kami sa table na, kinukuha ng kabilang table yung mga drinks, diba? The way you are saying, so nag-fit ka talaga sa attitude ng Angeles kasi tinesting ka, so nag-blend ka dun sa testing na yon, and then nag-blend ka, so na-survive mo siya. So na-survive ko ng, hindi ko masabi na-survive ko ng fully, because maraming nangyari sa mga boys ko, pero I kept it locked sa mga boys ko na whatever I say, yun lang yung mangyayari. Obey first before you complain, yun yung sinasabi ko. For us, to conquer all. Kasi yun naman talaga yung dapat na gawin. So, noong time na yon, of course, you are promoting the hip-hop culture. You are
exercising the urban community, the knowledge, street knowledge dito sa Balibago, and then Kalaunan, Angeles City. The shoes, the pants, of course, and the lowrider bikes. Yun ang mga naaalala ko nung kabataan ko din. And you are one of the tawag nito, pioneers and founders of the art. Anong masasabi mo sa mga not really offensive? Anong masasabi mo sa mga hip-hop na lang pero hindi na nila pinractice yung mismong art or yung culture? We started it all dito sa Pampanga. Properly? Properly. In a properly manly way. Though may tinamad, pero alam mo yun, ups and downs meron eh. Pero the good thing is, we started it all dito sa Pampanga. Mm-hmm. And, I mean, we took over na makikita ng outer city natin, ng other cities natin dito sa Philippines na meron dito, saan kayo galing? Pampanga. Diba? So, ito ba, sa napon ako, which is ako talaga itong term na to na ayaw mo rin talagang paggamit to, pero maraming nakikigamit ng ganitong term. Can you please let them explain the OG position? So is it easy or is it self-proclaimed or minamana ba yan o ginagaya na lang? Yung mga ganon. Kasi ako, pag sinabing OG, medyo hindi biro yung word na yan. Hindi biro yung word na yan. Okay. Hindi siya biro. Kasi OG is being parang old guy. Yes, diba? Sir. Old guy. Old guy. Yung parang ganun, you're one of the oldest. Mm-hmm. So at that time, I was one of the oldest. Mm-hmm. I was what they called kuya at that time. So, being an OG, hindi naman it's all about violence eh. It's not that. You're being proclaimed as an OG is if kaya mong i-handle yung isang group na mabibigay nila yung full respect, 100% na respect nung gang nyo. Na bilang ikaw nakakataas. That's people proclaiming you as an OG. The OG word is not a joke. I mean, it's very complicated na word na gagamitin mo, na i-declare mo yung sarili mo na OG ka pero hindi ka naman nirerespeto ng ibang tao. I-declare ka nila na OG ka pero hindi ka nila pagbibigyan mo sa respeto ang gusto mong mangyari. It's not that. Hindi yung dahil gusto mo na respeto, you have to steal it. Respect is, you have to earn respect. Hindi yung ini-steal mo sa tao dahil matigas ka. Hindi ganun. Hindi tayo naglalaro ng ganun. I put my position na I had to crawl myself para kunin yung respeto nila. I had to protect my people from other people na manggugulo sa kanila. I had to, I mean, yung negotiate peace. Na let's do gang to gang para wala na lang ano eh. Walang issue, wala nang gangbang, wala nang masyado. Sino yung magkasalanan? Nauna na yan eh. Sino yung magkasalanan? Yun na lang. I had two gangs na ganun yung ano, ang ganda ng structure ng pagiging gangs. Respetuhan, pero sino may kasalanan sa gang? Gang nito, gang yan. Yun lang yung may problema. Sino lang? Yung tao na yun. Hindi na kailangan ng gangbang shit na ang dami pang masasaktan ng wala namang kamuang-muang sa issue na yun, di ba? So yung word of the day ngayon is yung gang structure. Ang akala nila is pag marami na gang na. Naniniwala ako sa gang structure, which is hindi naiintindihan ng ibang crew, ng ibang clique, ng ibang gang. So, speaking of gang structure, napakaayos ang
ang pamamalakad. Before, meron tayong structure, making money, hustling, hustling. The streetwear na pa-expose mo yun at napamana mo yun sa atin, sa community. What else? Yun yung about sa streetwear na yun. Yeah. I had to teach the young locals here in Pampanga na how to dress. Yes, sir. How to dress properly, how to G up dun sa, I mean, because you're in a gang, yo. You gotta dress up, you gotta wrap yourself. I mean, color codes. You have to choose this color. Nah, you have to wear it properly, like a flag. Every day. And you gotta wear it properly. Clean and fresh. Hindi ka sloppy. I mean, hindi ka, what you call it? Hindi ka maduming tingnan. Lousy. Hindi ka lousy. Yes, sir. I mean, so, sorry. Mahirap kasi yung titingnan ka na ibang crew, ang dungis niya eh. Tama. Ayoko yun. Gwapo ang tingnan. I look fresh. Yung mga bata ako, dugyot. Ayoko yun. Tama. So, I had to be an example. Plus, my people is the factor na head example sila sa lahat. Alam mo yun? So, speaking of clothing, oh, naaalala ko yung mga turo nung panahon na yung mga one leg up, yung tamang pag-fold ng pantalon, sa shoelace natin, may mga sign na doon ka sa color na yon with respect to the fat laces na hindi na alam ng kultura ngayon, hindi na alam ng game ngayon. So, ito ba ang isa sa malalim na katanungan? Of course, as a urban legend, and then slowly but surely, naka-create ka ng popularity, of course. You build careers among your fellow gang members. Mm-hmm. Professionally, yung iba business. Ito ang ang gusto kong marinig at ma-share. Kasi I attended different gang parties and yung mga legit may similarities talaga. So, of course, you do the dogs. Mm-hmm. You do the bikes, the streetwear, and then being a hustler. Basically, yung culture nga from urban legend. And then career-wise is iginabang mo ang sarili mo. You become famous, pero mga created businesses ka. The dogs, tattooing, MCing. What else? The hustling ng streetwear, clothings. So, sino yung nag-hone sa'yo nung time na yon? Or is it just plainly hip-hop for the love of the culture? It's mostly the game and for the love of the community na. Yung hip-hop community natin dito sa Pampanga. Gusto ko talagang mag-boom talaga siya ng property. So, may mga question dati ang Angeles. Alam mo naman ng mga ibang gangs and gang members. Of course, merong doubts. How did Gambino happen? Of course, knowing the process of everything. So, sa akin nakuwento mo yan. Ayan, partly siguro baka makukwento mo. Partly lang. Okay. Nung pumunta ka ng States, bumalik ka 2013 yata yun, 2014, right? And then, your mom released a photo of you nung naka-flannel ka na blue, the old school Ray-Ban shades. Yeah. How old are you then, when you was a young gangster? That time, that picture was taken when I was 14 age. Early age. So meron ka ng ano talaga, nung
May training ka na from the OGs. I was rooted. Hanging with the bad cats noon that time. Ano sila eh? I mean, sa gang, merong may mga skaters, may mga BMXers, may mga... tamang chill lang, yung gangbangers sila, pero alam mo yun, they still have the support na ano, pero we just go around the community that time. Hindi naman totally dahil gangster, oh, gangster ka talaga. It's not that, because yun yung ano ko eh, yun yung passion ko that time, na so I had people. Sa skateboard tayo nagkakilala ng I had people na ano, I had people to look up to then, alam mo yun, dahil adapt. In-adapt nila ako. I was then one of the first Asian na in-adapt nila sa culture ng gang community ko. I was one of the first. I remember noon, pag white boy ka, you're not allowed. Tama, because of the color of the skin. Color of the skin. So it's more on Hispanics and blacks ang nagre-rep ng gang. You can't rep your gang if you're white. Mm-hmm. I'm not a racist and everything, but that time of era, naabutan ko yun. So, being brown skin, pwede tayo. Oh, nakalusot tayo sa... Nakalusot. Sa gang culture. Oo nga pala, naalala ko rin, tama. Noong time na yun, na-meet kita dati, and then... Malupit ka na mag-skateboard nun. Tama? And fingerboarding, most probably founding fathers ka din dito. Fingerboarding. One of the founding fathers. Champion. Champion sa... Sa Pampanga, eh. Champan. Very first tech deck. Yeah, so very first. Tech deck competition. So, well, balik ko lang dun sa dati. So, you were jumped at an early age. I was. And these gang members, these Crips, honed you for that. Kung sino ko ngayon, and I'm thankful for them. And then you did pay it forward to us dito sa Balibago, yeah, exactly. Sa mga locals, no? So, ayun. And ano pa ba ang pwede nating matanong? So balik tayo. Lagi mong sinasabi sa akin to dati. I don't know if you miss it, pero you like doing this before because of writing names that is walls, and then suddenly yung name mo na sinusulat dati sa pader is umaabot na sa posters, lalo na nung lately 2018 and above. So ang akala kasi nila hindi ka nag-hype man dati pa. So, nag-hype man na ho si OG Gambino noon sa Club Regent. So, shoutouts to OG DJ Kicks in the building. DJ Kiko man. One love. Isa din sa umalalay sa atin yan, the lowrider life, the hip-hop life. This is sa mga founding fathers din dito sa Pampanga na. Sa DJing pioneers, yeah. And siya rin yung part din siya sa akin na tumulong na maging full blast yung community sa DJing, hip hop and everything, you know, mga break dancing and sa low riding, yan. Sa pag-hype ko, siya rin yung nag-push na kaya kong mag-hype. So, open arms. Naalala ko noon, hinarang tayo ni DJ Kiko man nung naglo-lowride tayo bandang Santo Rosario Street ba yun? Oo. Naalala mo yun. And then, DJ Kiko man gave us the chance, and meron tayong mga street parties doon sa kanyang San Nepo Shop, Carmenville ba yun? Yeah, Subdivision. And then, Club Regent was there, and yeah. You were the ones hyping the vibe. Yeah. Doon sa Club Regent. What does exactly... Is it hard to be OG Gambino? Or let's say Angel Pineda itself. So
Inahati mo ba si Angel Pineda and OG Gambino? I had to. Yun lang. Yung I had to na word na yan, napakaraming gusto kong sabihin dun sa I had to na yan. Because dun sa I had to na yan, ano lang eh, yung si Gambino, iba siya. Hindi nila ako kilala as Angel Pineda. Hindi nila ako kilala. So I had to keep that relationship apart na Gambino is Gambino, Angel Pineda is another life. Alam mo yun? So I had to keep that on the low na I had to stick with Gambino that time. So si Gambino talaga is most tawag nito, nandun yung 3/4 of your life. Yes, most part. Until now naman eh, hindi ko na malalayo yan, pero alam mo yun, nowadays I enjoy it. It's more peaceful and like, yeah, matured. Unlike dati, usually yung goal ng pagiging star is nakuha yung feeling ng pagiging star. Feeling ng pagiging star is na-reach ko. Yung hype nun. Yung hype nun na na-reach ko na paano ko maging artista. Siguro yung feeling na yun, ha? Take note. Yung feeling ko, lang. Yung feeling lang, hindi ako artista. Yeah. So, I had that goal na na-reach ko na, na ayoko na, nakakapagod pa lang. Pero ano, with respect to that, kasi, paano ba to? Iba yung kilala ka sa street eh. Iba yung feeling na yun. Walang fame sa street, pero when they know you sa street, you are respected. It goes both ways. You're safe or you're not safe. Pero most probably dahil ang puhunan lang naman sa street is pakikisama para maging ligtas ka. Exactly. Pakikisama lang. One thing, ito pa pala. Paano ko ba ipapasok to? Of course, dahil nung time ni OG Gambino, those time, hindi naman natin inaangat yung time na yun, pero nag-exist ang word na inggit at haters. Tama ba? That's a lot. Marami. Sa mga dating tropa rin, yung iba sa rival gangs, yung iba naman, yung rival gangs pa ang mas mabait na nakikiusap sa'yo, nakikitungo. May ganun, nasa tao din ba yan o yung inggit nasa balat lang din talaga nila? Nandun siguro, nasa tao. Minsan, nasa tao. Alam mo yun, kasi yung inggit na yun yung nakakasira sa tao talaga. Tama? Inggit ang nakakasira sa tao. Sobrang inggit mo, wala ka nang tinatapakan pala sa kakasilip mo. Silip, pero wala ka na palang tinatapakan. Mahirap yun eh. So, hindi ko inano yung mainggit ako. Meron kang sarili kang hakbang? Hindi ko pinerso yung pagiging inggitero. Yung inggit na yan, hindi ko ginawang hobby. Hindi hobby yung pagiging inggitero. Ang sa akin is ambisyoso. Take that word. Mas mabuting maging ambisyoso kesa sa inggitero. Yes, sir. Kung magiging inggitero nga naman ako, saan ako pupulutin? Kasi parang walang direksyon eh. Walang direksyon. May tinitingnan kang ang tao, pero masakit pa sa loob mo. Walang direksyon. Walang direksyon. Si ambisyon? Sige. Ambisyoso. Ambisyosong tao. Napakasakit na ano. Napaka-ambisyoso mong tao. Sa ibang tao, masakit na salita yan. Pero may... Oo. Pero, para sa akin... May goal. Goal yun eh. Di baling maging ambisyosong tao, huwag lang inggitero. Kasi ang ambisyosong tao, mapupuntahan mo yung dapat mong tapakan na hagdan hanggang sa taas. Ang pagiging inggitero is, kala mo hagdanan yung tinatapakan mo, tangin na hindi ka naman na tumatapak doon. Wala ka nang tinatapakan, naingit ka pa rin. Saan ka nakikita? Sa baba. Diba?
kasi kung magiging halimbawa ako sa buhay ko na lang hindi naman ako lumaking meron din hindi ako silver spoon, hindi ako golden spoon, hindi ako ano. We all grew up as regular Filipinos dito sa Philippines, sa Pampanga. So, sakto lang. Alam naman nating lahat yan eh, kung bakit nasa US ang mga magulang natin na iba eh. Hindi naman, it's not that petition. Mm-hmm. They had to work their asses off para i-provide lang sa atin yung magandang life. Our parents have to provide what's good for us. Yung para sa igagaganda ng buhay natin. So, huwag tayong maging hipokrito na legit kayong galing kayong US, talagang pinanganak kayo sa abroad tapos nandito pa rin sa Pilipinas. Di ba pag narinig nila yung abroad thing, nakaapak lang na abroad, parang nangina ng ulo, medyo lumolobo. Tama ba? Lumolobo yung ulo eh. Mm-hmm. Ako ayoko yun. I mean, you stay grounded. Kahit po galing ka sa US, hindi naman din nag easy lang din yung magulang natin dun. Mm. I mean, nagpakapagod sila, nagbali sila ng buto para sa atin. Para lang din makarating tayo dun, tsaka yung ibang pamilya natin. Yung. So, it's our fault kung na-deport kami, sila, yung ibang tao dito sa Pilipinas. It's not their fault, it's not them to blame. It's for them to be thanked for na they did their part. So, why we're here? It's because it was our fault. Mm-hmm. That day, nandun kami sa US, nandun tayo kung sino man yung nakakarinig nito, kung bakit nasa US tayo sila. Kung bakit tayo nandito sa Pilipinas, tayo yung kasama nito. So, it's not our parents to be blamed for. So, balik tayo dun sa, ayan, mas magandang kasagutan ng isang pagiging ambisyoso na paniniwala can lead you to goals. Ito ang pasok naman natin ng konti din. Magiging specific ako sa tanong. Bakit kaya naiinggit ang hip-hop sa kapwa hip-hop? Ikaw, naranasan mo ba yun? Kasi, alam mo yung OG Gambino kaya. Pero, hindi ko narinig ang ikaw sinabi mo na ako si OG Gambino. Hindi, never ko narinig yun. Siguro, pag may nakatakip lang na bandana sa mata, naririnig ko yung OG Gambino. Pag may nakaluhod sa harap, siguro ganon. Pero, sa labas, hindi mo binukang bibigyan. Hindi mo binukang bibigyan. Paano ba sasabihin to? Yung mga nainggit sa'yo noon, inggit pa rin ba hanggang ngayon? O kasalanan nila dahil ganon na lang sila. Hindi ko masasabing inggit pa rin sila until now. Yo, may kanya-kanya ng time buhay. So, like what I said, I had to dress right, put up my chair, kailangan kong maging example na maganda akong tingnan, no? sa paningin ng tao. So, kung maingit ka, dahil maayos akong magdamit, yung mga hawak kong maayos magdamit, kaya nilang pumorma as G's, is they deserve that naman, na kaingitan sila. So, kung maingit ka, edi, why not be part of us? Gayahin mo yung forma. Di ba nakatulong ka pa? Di ba? Hindi mo kaya yung budget? Yes, hindi mo naman talaga kaya yung budget. But, hindi ko naman sinabing hindi ka magsipag. Magsipag. Ganun. Kasi yung ibang mga batang napalaki ko naman sa kamay ko is nagsipag naman sila and yung consent ng parents, yung kagandahan na inano ko na kino ko yung consent ng parents nila, bawat isa. Yan. Magandang, napakagandang dapit niyan. Para ma-provide din nila yung fit nila sa pang-araw-araw. Because they have to dress right, look fresh. Yan, sa ibang tao. Tama. Dress to impress, sabi nila. So yun, nung naaalala ko nga, nung high school kami noon, of course,
not all understand the hip-hop culture and the gang culture nung time na yun. Naaalala ko, pag frat member ka, medyo bawal yan sa schools and everything. And mistakenly, sa mga hindi talaga nakakaintindi ng kultura, akala nila ang fraternity and yung hip-hop culture eh pareho. Naalala ko noon nung nagpapamiting ka years ago, nabanggit mo kanina, may mga parents talaga na parang ipinaubaya ang sarili nilang anak na ikaw ang gumabay, binantayan mo kami, yung mga batchmate ko and sa mga mas bata pa sa akin. Yung iba naman, hinahanap ang anak dahil akala bulakbul na sa atin na hindi rin natin mahanap pala. So, ang inspiration ko dyan is, ito yung pinakamagandang tanong out of that. Is gang a bad influence or good influence? Kasi sa akin, binalansi ang buhay ko ng gang eh. Na naintindihan ko ang good side, bad side, reality. And sa mga hindi nakakaalam, yung damit na school of hard knocks. Ang ibig sabihin yun is gang yun. School of hard knocks na patak. So bago ka mag-enroll, kailangan mong tumanggap ng hard knocks. So yung hard knocks na yon naging dagok sa buhay ko yun. Suntok at padyak sa buhay, pero na-disiplina ako. Ano masasabi mo sa mga successful na homies na na-build up mo? Na yung iba talaga, mas nag-grow pa talaga, in a way, pero naging low profile ka lang. Hindi mo inabuso, hindi ka rin nagpaka-celebrity. Yung mga recording companies noon, medyo may lumalapit. Tinapasya lang ka din ng mga ibang recording companies noon na kailangan mong tanggihan. So, ano masasabi mo? Is gang a bad influence or good influence? On your point of view, so, kasi we are survivors of the culture. For me, yung my gang. Yeah. Dito sa, I had to do with the locals. Mm. That's what we call here, the locals. I had to do my part as their leader. Alam yun? Properly. Mm. In a proper way. As a leader, as me being part of the gang and as a leader, as their leader from my local part, it was a good one. Na I had to get them in. Na napasok sila sa gang ko. Na sinasabi. I mean, because of that, natutuan nila ng maaga yung hardship ng yung struggle ng life that you have to deal with every day growing up, alam mo yun, with guidance. Hindi man nabigay ng magulang, ng tatay, ng kuya nila yung guidance na yun, yung part na hindi nila nabigay. I'm not saying hindi nila binigay. Yung part na hindi nila nabigay sa kapatid, sa anak, something. Nabigyan ako ng opportunity para i-pass sa kanila yung paso sa utak mo ng mabuti na hindi laging ganito. Alam mo yun, hindi ka dapat nagiging pasaway sa magulang mo. Alam mo yun. Although I'm trying to pull up a gang na yung, let's not talk bullshit na lang. Gang is fucking crazy. Tama. Gang is fucking crazy. Let's not talk bullshit na lang na yun yung word. Gang is a fucking crazy life. Crazy life. So you fucking jack shit. Alam mo yun? You do stupid things. I tried to push my kids na mag-grow up kayo, hindi kayo magbabranch out ng ganito. Let's be the good man na disiplinado lang. Pero hindi ko naman masasabing kontrolado ko lahat. Hindi ko rin masasabing kaya ko lahat. It still depends on yung decision mo sa paglaki.
Kasi yung part ng growing up mo, I feed you that spoon na tinutok-tok ko pa sa'yo eh. Pasok mo sa utak mo to. Hindi ko sinusubo yan eh. Tinutok-tok ko talaga sa ulo mo na pasok mo sa kukote mo to. Na ito yung dapat gagawin. Pero hindi ko rin sinabing dahil porque tinutok-tok sa'yo yung kutsara para ipasok mo sa utak mo. Eh yun na hindi decision. Meron ko pa rin sariling decision to. Ayan. Because out of 100 na sinabi ko, 2% lang yung papasok utak mo, pero the rest of that, it's still your decision na to make kung ano talaga yung magiging buhay mo. Yeah. Yung sa akin lang is, I had to shape you up. Alam mo yun? Pero I'm proud na dahil sa kada tuktok ko ng kutsara na yun, natatanda na nila ngayon. Yes, they still fucking call me. Yes, sir. Diba? They call me, Jay, Kuya, Gambino, tell me something about this, tell me, let me know something about this, I don't know that. Mm-hmm. I'm still proud na, I still get to answer you guys na, I mean, do this, yo, I still have to push you. Although matanda na kayo, may asawa na kayo, bro. Mm-hmm. You don't need me. Yeah. Pero, you still call me. Yun yung respeto. So, I'm happy for that. So, nicely said. Ito, speaking of that, no, yung mga pag-spoon feed mo sa amin noon, talking specifically sa color code ng gang natin, no, eto na nung panahon ko, hindi ko makakalimutan, napakaraming question and answer, napakaraming puzzlements, napakaraming missing puzzles to fit in, napakaraming Rubik's Cube, napakaraming ins and outs na hindi naiintindihan ng mga ibang gang sa labas. Though, with respect to them, yung street life, alam nila yung street life, pero purposely givenly to us your commands dati. That's the package of being one of 13th Street, eh. Being one-man gangsta na gang. That formula is effective to me, and that's one of your formula too, obviously. Kaya andiyan ka ngayon bilang successful. So, yung missing pieces of the puzzle, okay, strategically honed your homies, and they were successful also, no, dahil dun sa mga puzzle na yan, sa mga challenges na yan. Nakita ko yun first hand sa batch ko, I don't know, sa batch ng iba. Napakaganda. So, maganda ba ang kinalabasan ng sundalo mo na successful, yung mga homies mo na yung iba hindi natin maiisip, hindi natin masabi, yung iba talaga nagpapadala pa ng allowance money para sa crib dito sa Pilipinas, pero hindi mo tinanggap kasi assignment ng mga bago yun eh. Oh. Duty ng mga bago yun. Is your formula effective sa mga successful? Ako kasi ngayon, hindi ko naman madi-deny kung sino ako ngayon. Kahit bungalin mo, tabunan mo, sunugin, butang ina, yung galing ako doon. So, naging okay naman ba? Parang OJT yan eh, sa pag-aaral. Butang ina yung training na yun, hindi maganda eh. Siyempre, kailangan mo maging, maging apprentice sa master mo. Tama. It's a craft. You have to learn. You gotta crawl before you walk. Yan! Napaka-legendary na. Hindi na. It's an old school word na you have to do and be part of that life na kailangan mong gawin. I'm happy na yung lahat naman ng inaon ko doon sa mga hawak ko ngayon is effective, straight. Naman most out of siguro 100%, mostly 80% ng mga hawak ko is when uprising sila, successful sa life. Alam mo yun, successful sila na dati silang suwail sa magulang, ngayon
mahal nila yung magulang, they value their parents. And good parents, good parents. And good, in good terms talaga yun sa parents. And number one thing is work. Ano sila, hindi sila biro, hindi sila, alam mo yun, I can't say na, hindi sa construction worker. They work their ass off. They work their asses off talaga na to be kung nasan sila ngayon. And I'm proud na seeing them na in uniform sila, hindi lang dito sa Philippines, sa United States. Napakadami. Yeah. Mga shoutout sa mga ano. Shoutout sa mga homeboys. Alam mo yan, I can't tell where you at right now, pero I'm happy where you standing right now. Alam mo yan, hindi man tayo nag-uusap ngayon, alam ko, gang life dyan, sa mga private natin. Hindi biro, so you have to close down your Facebook and everything just for us not to get a hold of you. Alam mo yun, part ka ng gang. But you guys know who you are. Alam mo yun? Well, we can't deny that na. Lahat naman ng Army, Navy, Marines. Alam mo yun? Most of them has been gang related. So, I'm not gonna drop names on that, pero I'm proud that nakapagpalabas sa gang ko, nakapagpalabas ako ng Marines, Navy, EOJ. Ano? Teachers, professors. Yes, sir. Skilled sila. Hindi sila nawala sa landas ng gusto kong mangyari na huwag yung, I'm trying to hold them down talaga. Huwag kayong mawawala, lilis sa landas. Pero yung outcome ba? Yung napakaganda ng resulta na kakatuktok ng kutsara sa kanila. Naging ganito sila. Diba? Naging at ease sila sa ano rango man nila ngayon. Diba? Mabigat na skilled ang hawak nila. And it's not a joke. And it's a very good profession. Na makikita mo yung mga homeboys mo growing. Hindi mo sila nakikitang wasted. Hindi mo sila nakikitang kalat-kalat sila na nababaliw na. You're not saving them. Alam mo yun? Although, meron tayong mga homeboys talagang Naligaw din. Naligaw ng todo. Wasted. Nag-gangsta. Nag-gangsta so, talaga, ha? Alam mo yun, from age of 15 na bibitawan talaga nila ako. From age of 15, bibitawan talaga nila ako ng salita na paglaki ko, OG, gusto kong maging drug lord. Gusto kong maging straight up gangster, hustler. Yo, hindi naman tayo ganun. I'm not trying to push you to be that way. I'm just trying to push you how to handle, give respect and handle yourself, handle your life in the long run. So yan. So meron ako nga isang katanungan, naaalala ko yung mga disiplina nung unang panahon talaga, na pag na-late ka sa meeting ng 1 o'clock, eh talagang medyo hihingaling ka ng konti. Makakatanggap ka ng medyo mabibigat na Caterpillar, Timberland na sapatos, dahil late ka. Anong kinery over ko sa trabaho yon at it worked, yung, right? It worked na bawal kang malate, pero minsan pasaway din na okay na maliit kasi wala namang Caterpillar tsaka Timberland doon. Pero saludo ako sa mga ganong experience. Sa mga kids ngayon na akala nila hardship sila, may mga binibentang kung ano-ano, akala nila hustler na sila, akala nila na hari na sila ng kalsada. Ano ba ang mapapahayo mo sa kanila? Na nasa tamang landas ba sila o wala sila sa tamang pinasukan? Yung mga ganon. Kasi tayo, nasabi mo nga yung mga successful, ang mga sumasaludo kasi sa hip-hop culture ngayon, akala nila is ang pagbibenta ng ganito is tama, ang paggagamit ng ganito is tama, and then you see them ending up in jail. Yan, sabi nga nila yung word na baby boy, are you lost? Mm. Ano, ayos
salita, baby girl, are you lost? So it's not that na, I mean, yung mababaya ko lang siguro about that question is stick to your own kind. I mean, leave hip hop alone. Yun na lang. I mean, because hip hop is hip hop. Hindi mo pwedeng doesn't end. Doesn't end. Man, it's gradually continuous. It's a virus. Uh-huh. I mean, it's a virus. Yeah. Hip hop is a virus. Hindi yan namamatay. It grows. Until it kills. Yun yung hip hop. So leave it that way. Huwag yun nasirain. Huwag yun yung mixed up. Yo, you got a lot of crazy kids, yo, doing businesses. Trying to be cool. Try to be lit. Ngayon, lit eh. The word lit. Try to be lit. Palit-lit sila ngayon. Try to be the main man. Trying to be us because of watching too much internet. TV TV online Google shit. And I mean, thank you Google, because of that you just fucked up the kids, man. And they think they're gangsters, like, yes, being a gang, it's not a joke, yo. Don't abuse the word gang or gangster. Most of them, hindi nila alam the meaning of gangster. Most of them, hindi nila alam ang meaning ng gangster. Yes. Mabalik ako dyan sa gangster na yan. So, before we end the journey, no, you taught us the two sides of the coin, yung dalawang side ng barya, the heads and tails, yeah, the no's and go's, and paano ko ba sasabihin to, the yes or no. Okay. So, is it really that way? Kasi napaka-bless ng mga tao sa paligid mo na binigyan mo ng gulang na hindi na i-enroll sa eskwela yan eh. Hindi yan na, actually walang berang makakapag-tumba sa gulang. Dahil ang taong may gulang daw, pag ginamit ng tama, pwede pa umaman. Pwede umasenso. Okay. Pero may kapalit, may reach. No? So, pinakita mo sa amin yung two sides of the coin. And it made us complete package. It made you complete package. Itong mga bata ngayon, lalo na sa mga, sorry for the term, invented by the new era na keyboard warriors. Dati kasi keypad meron. Oo. Ngayon medyo keyboard na. Nung masakit sa yung keypad, okay pa eh, medyo diin pa 'yun eh. Ngayon kasi parang touchscreen, napakalambot ng mga bata ngayon, no? May Facebook pa, butterfly fingers. Ah, iba ngayon pa, napaka-sensitive ng mga bata. Sorry, suicidal pa sila. Putang ina. Yung era ngayon napaka-suicidal niya. And nakakatakot. Pasok influence agad na mga kung ano-anong iniinom, napakalambot, tumatalon, and everything. Ito lang ang maitatanong ko for now. Is the era now of 2020 and above, is it still healthy sa street culture? Kasi parang hindi na ganun eh, hindi na more on graffiti, yeah, hindi na more on DJing, hindi na more on breakdancing. Buti si Distract na buhay pa, kasi may mga sumasagot pa, buti yun. No? Pero, Angeles, we need to put that up again. So, is it healthy pa rin? O yung iba, nakikisaw-saw na lang? Paano ba? Sa akin, we could still make hip-hop in Angeles City healthy. And it depends on how we gonna do it and how we gonna help each other uprise our hip-hop culture. It's not a joke. Hindi naman biruin, because you have to talk to different gangs, different sets, different crews for us to be as one. So it's not a joke. Kasi merong crab mentality na nangyayari. I mean,
kailangan kagad, sikat kagad sila. Hindi tayo pwedeng ganun mabubuhay. So we're all gonna drop dead. So for us, we're trying to push hip hop as one culture. Ito pa, ewan ko ba kung itatanong ko to kasi napakarami kong nakitang ganito. May bumangga sa streetwear mo noon, year 2004, 2002, kesyo-kesyo nagbebenta ka daw ng damit. Kesyo daw, pag nag-member ka sa ganitong grupo, kailangan mo magbayad ng damit. Tapos ngayong panahon na ngayon, putang ina nila, nagtitinda sila lahat ng damit. Alam mo yon, nagtitinda sila. That's funny. Tapos, yung ano, sa panahon ngayon, mostly, but hindi ko naman masasabi kasi na naman yung era ngayon tsaka yung era natin. Kasi magka-level. Hindi ko masasabi yan eh. Tama. Iba pa rin yung era natin. Kasi tulad ng sinasabi ko lagi noon when I was street hustling sa damit. Until now naman eh. Yung may taong hindi kaya afford yung clothing mo. Tama. So, para tumapat siya sa'yo, kailangan niya mag-level up. So, mangangalap yan. Pero dahil ikaw na meron ka, kaya mong bilhin yan eh. Pero meron din tao na gugustuhin niya yung original talaga. Para sa sarili niya. Yung kasiyahan niya yun eh. Tama. Hindi naman niya binibiling kasiyahan niya yun para sa'yo eh. Kaso ikaw, nakikita mo siya. Ito yung lumalabas na sinasabi ko sa inyo. Na, yun yung dalawang tao, di ba? Sabi ko kanina. Na, inggitero, tsaka ambisyoso. Sa ambisyoso, bibili ng magandang damit yan. Para masabi siyang magandang tingnan, malinis siyang tingnan, labeled lahat yung damit niya. I mean, sa inggitero is, I'm not saying. Na, dahil inggitero ka, fucked up lahat yung damit mo. Hindi. But you're trying to crawl your way up na tumapat ka sa kanya. Makascore ka man lang ng gano'n na sombrero. Makascore ka man lang na tumapat ka man lang. Kaya kong bilhin yan. Hindi nga lang bigla. Versus second hand man lang yan. Alam mo yan? Yun yung two types of people sa market na pinagmumulan ko. Na hindi, porkit nagtitinda ako ng original, I mean, hindi na siya bibilin. It's not that. Kasi may tao talagang lalabit sa'yo. Gusto lang original. Original yung mga gamit mo. So, bilhin ko na yan. Meron din taong lalabit sa'yo. Napakamahal niyan. Kaya kong bumili yan. Alam ko yung source niyan. Bakit mo sisirain yung market na yun? Tama. Alam mo yun, hindi mo sisirain yung market na yun dahil nag-hustle yung tao. O kung alam mo pala yung source, why not? Diba? Nainggit ka sa market niya. Push your head up na push mo yung sarili mo mag-level up sa magtinda ka rin. Hindi yung nagta-trash talk mo. Yung tao may ambisyon. Hindi kayong gitero. Tapos ito pa. Naalala ko nun na medyo sa mga nakakaintindi ng may dog po sa likod, no? Which is G-Wear back in the days to year 2000s, 2002, 2003. No? Dahil handcrafted silk screen mo yan, handcrafted design mo yan by the art, at in-explain mo sa amin na painting yan, right? May mga nambabash nun na, ang tawag nito? Nambabash sila nun na, ay, ginawa lang ni Gambino yan, pinrint niya lang yan, tapos ang mahal naman ng benta. Tapos ngayon, putang ina, meron silang nilalabas, kesyo custom daw nila. Kasi napaka-kiss-ass nun, OG, no? Napaka-kiss-ass nun. Ngayon, ginandahan lang nila yung term na personalize, customize. Parang tattoo yan, tama? Ang obra kamay niyan is yung may katumbas na presyo yan. Tapos ngayon, ang mga nakikibenta din ng streetwear, na nakiki-original na din, na dati mong mga basher, na dati mong mga... Ayaw nilang magtinda ng damit, kesyo hindi daw nabibili sa mall yung sayo. Para sa akin ngayon, naintindihan ko na kung bakit mataas ang presyo mo kasi may historical value na ngayon at ginaya ka na nila. Exactly.
At alam mo, from everything, alam mo, ginaya ka na nila. At saka may technology na ngayon. Dati talaga, obra kamay eh. Oo. Obra kamay, everything. Huwag niyo akong bubullshitin. So, may mga cutters na ngayon. May mga platter cutter ngayon. Huwag niyo akong bubullshitin na hindi kayo tumapak sa nagmawa kayo ng cutter. Lapis, ruler. Lahat yan, gumamit. Kung sino man naka-invento ng platter cutter na yan, tsaka printer na yan. Alam mo yun, bago niyo pa man naisip yan, umawak pa rin kayo ng cutter, papel, ruler, tsaka lapis. Mas hindi ko naman masasabi kasi sa inyo na ano ko eh, ako yung nauna, hindi ko ano yun, marami. Sinaunang natin ninuno yan eh. Alam mo yan? Ako naging ehemplo lang din ako na gawin ko yung sistema na laro niya. Kasi yung craft nga, yung love for the craft na nagagawa ko yun. Alam mo yun? And hindi ko naman sinabi, dun sa ginagawa ko naman na yan, hindi ko naman sinabing or pinilit na bilin mo. Tama. Diba? Ginawa ko yun, so dun sabi ko sa inyo kanina, for my enjoyment. Nasa iyo kung bibilin mo. Kaso, prenation ko eh. So kung prenation to, it depends kung bibilin mo hindi. Pero pwede ka naman magtanong. Yeah. Word. Sa mga real G's, sa mga old school G's, ang ibig sabihin ni OG Gambino doon, put your money where your mouth is. Putang ina. Tsaka, hindi yung tatanong-tanong ka, putang hindi mo rin naman pala kayang gastos ha. Huwag ka na mag-angas-angas dyan. Huwag ka na, bilhin mo na lang. Hindi, yung ayoko pa dun, yung alam mo yan, yung nagtatanong ka. Yung pala. Kukopya ka na lang. Alam mo yan. Okay lang yung magtanong, bro. Naiintindihan ko yung hustle mo, pare-pares tayong gusto niyong kumita. Alam mo yan. Everybody starts down, low. Alam mo yan. Kailangan eh. Pero huwag tayong tatapak. Huwag tayong magtatapakan ng market. Huwag tayong magsusunugan ng market. Pare-pares lang tayong nag-street hustle dito. Pero, let's all be legit. Tsaka, refer sana. Mas maganda yun sa community. Huwag tayong pasikat agad. Kasi, ako, sa tagal ko nang nagagawa ng ganyan, ng clothing. I mean, nilalaro ko na lang eh. Yung style mo nga, parang anti-atake ka rin eh. Napaka-G. Palabas ka nang magpalabas. Pipitik lang ako ng isa. Lingon sila na ako ulit. Lilingon ka sa akin ulit. True. Di mananahimik ako pag nakuha ko na lahat ng attention ng tao. Tapos, di laro ulit. Laro kayo ulit, maglabas kayo ng clothing nyo. Sabay-sabay. 10, 20 design. Laos ka agad dyan. Sunusunog nyo kasi yung market. Ngayon, dahil nasusunog na yung market, lalabas na naman ako ng design. Parang. Diba? Kukunin ko lahat naman ng attention ng isang buong week or isang buong month. Year? Yeah. Years? Parang ganun na lang din eh. Lumalabas na years. Pero let's take it short na sa isang month na maglalabas ka ng 10 design mo, isa lang yung binubuga ko. Isa lang binubuga ko pero yung market ko, diba? Alam mo yun? Pumapalo dun sa painting design na nilabas mo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong nagsusunog ng gilay pagdating sa design. It's a game. Short game is hindi ano eh, hindi naman siya pasikatan agad eh. Hindi naman yun. It's how you stay in the market. Yun. Kumbaga sa pagkain, boss, parang ano ka. Yung iba, pulutan na common. Ikaw, merienda ka lang. Hindi mo alam kung ano pa yung merienda na yun. Napakalupit. Napaka-gangsta nun. Hindi nila alam kung ano lalabas. Tama. So, last one question. Okay, so, napaka pwede pa sana nating habaan to. Pero, for the history na lang. So, being OG Gambino, ano ang mapapayo mo sa mga
bata na gustong sumali sa mga brotherhood, hip-hop community, sabihin natin hip-hop gangs, ano ang mapapayo mo sa kanila at ano ang legacy na pwede mong or salita sa Angeles o sa Pampanga, the whole experience of you. Kasi tapos na din eh. Alam mo yung pamana na lang natin sa apo to. Apo natin, magiging anak natin. Ano ang mapapayo mo sa mga maliligaw pa lang alandas? Yung iba naman, disidido kasi. Oh. At saka sa mga hati yung loob. Yung iba kasi, takot pa pa-jumping eh. Alam mo yun, ano ang mapapayo mo? Oh. Sa akin, isa lang. I mean, yung pagpasok mo ng gang, hindi siya biro naman. Sa madaling salita, lahat naman natin, alam naman natin yan, hindi biro. Minsan mayroong mga kalakuhan yun. Pero gang life, hindi siya madali. Kailangan mong desisyonan yung sarili mong desisyon para ma-pursue mo yun. Ano mapapayo mo? Like for example, ang anak mo, pamangkin, pinsan, alam mo yun? Yun lang. Kasi me being part of the gang, I stayed alive. Marami akong nawalang homeboys dahil sa gang. Worst side yun? Yeah, that's the worst side of gangs. Na hindi natin masasabing papatay siya, papatay ito. I mean, pero maraming dahil sa reflex, sobrang takot. Decision making na nasaksak niya or something or do something stupid to sa tao. Pero isa lang yung ano, yung being part of the gang na maiiwan ko as legacy. Yung gang is not supposed to be, I mean, doing crazy shit. Hindi yun yung gang. Being a gang member is all about respecting your family. Una mi familia. And being alive. The empire. To see your next kin. Meron ko nasabi sa akin noon na the two types of gangster, the gangbanger, and the one with the crown, the one with the kingdom, the one with the empire. So, kailangan ma-share mo yun. Yeah. Hindi ko ma-re-relate sa kanila na kung magigets nila agad yun. Magigets nila agad yun, pero alam mo yun, like what I said, dun sa gang na ginawa ko, I had the saying na I conquered all. And I did. And the only thing I did, I didn't die. Alam mo yun? I killed all my people. Oh, on shit. That. Malalim yun. All my people. I shut it down. Malalim yun. Walang pumatay sa tao ko, kundi ako lang din. I had to shut down everything. As in, out of 200 people, I had to shut down everything na. Let's all stop this. That's gangsta. You all grow up. And everybody grew up. So you mean so, everything you're telling us is a huge chess game? It's a game. Okay. It's all a game. I mean, because nag-uprising na kayo lahat eh. I mean, lahat. I had the full package of community in my pocket. My pocket's too full. I had to diss everybody for me to grow. Alam yun? Hindi ako mag-grow kung lagi kayong naka-angkla sa akin eh. Hindi rin kayo mag-grow kung lagi kayong naka-angkla sa akin. Hindi ako mag-grow kung naka-angkla naman kayo sa akin. Nag-gets mo ba ako? Ade, ang understanding ko dyan is kulungan ng kalapate, eh. Pinakawalan mo lahat, ang bumalik sa bahay, yun ang G. Yun yung one man G. Yun yung nabuhay ng one man gangster. Kumain ka, bumalik ka. Kasi yung nilapag kong mesa kasi,
It's full package. Yeah. I had a full table on my table. So nabusog na lahat yan. Binusog ko naman sila. Tumayo na sila. Go. Tinanggal mo yung lamesa. Tinanggal mo yung mesa. Tinanggal ko lahat. Binuksan ko lahat yan. For them to walk. Ngayon yung... Ayun sa labas. Yung pag-alis nilang yan, siyang tayo ko. Pero, pag-alas nyo, pag-alis ng mga tao ko, umupo ako ulit. Nais ko yung mesa. Para pagbalik. Anong kalapad eh? Hindi naman masabi natin kalapad. Pagbalik ng mga tao, ng mga bisita ko, may mesa pa pala. Diba? Nawala lang yung iba. Nandito pa rin. Iba. Pero yung mga nauupo, may mga tauhan na. Hindi na sila, sila lang mismo. Umupo kayo sa mesa ko, na yung mesa ko pa rin yung nakikita nyo. Hindi mesa ng ibang tao. Diba? Inuupuan nyo pa rin yung mesa ko, kaso may tao na kayo. Mas marami na yung mesa ang hinapag ko ngayon. Para sa lahat. So, Nangilabot ako. Nangilabot talaga. So, sa huling, not really huli, wala. Siyempre, of course, kukumustahin natin ang mga nakasama natin. Kina Grandma, Auction Days, Balibago Days, sa mga nakakapasyal at hindi na nakakapasyal. Of course, sa mga homies na mabantay sa atin sa from up above. Parang ang kulit ng power mo, parang may creeps pa sa taas. May tanong nga, may creeps pa sa taas o sa baba na punta yung iba. Medyo may ganun na, yung ibang homies, ganun ang usapan. Pero we started from grandma store. So siguro, ikaw na lang bala, personally, yung mga nauna sa amin, at least you let them know that you're okay, let them know you're alive. I'm still, last speech for the Crips. I'm thankful na nandyan pa rin kayo sa mesa ko. I'm here. Salamat din sa mga gumabay sa akin nung nadapa ako, lumakad ako sa kuyang ko. I mean, I never forget what you told me na get 10 things you want and 10 things you like. List it down. And kung makukuha mo yun, you're successful. I'm not with the 10 things that I did and the 10 things that I like yet. I don't have half of those lists. But I'm trying to push myself. And I'm thankful for my moms for guiding me with the man above na always be thankful for every day that I wake up. You know? So yun, napaka-emotional, napaka-dramatic, and napaka-blessed na gabi na to for the episode of No Barriers. And of course, we are doing this not for fame, but for history. So maraming salamat, OG Gambino, for spending an hour and too much. Napakalakas. And ayun po. And stay tuned for more episodes. And of course, you support the underground hip-hop community. Any yes, shout-outs? Sir. Any advertisements, OG? Balibago Cartel. What else? Sitya. The dogs. My dogs. Lockdown Bullies. And support lang tayo lahat. Psycho Inc. Psycho Inc. Tattoos pala. Sa mga gustong patato. Sa mga gustong magpatato. Let me know. Hit me up. You know, we got dogs. We got shoes. Clothing. We got, you know. Shoes. Let me know. Tapos, if ever, gusto ko yung patulong sa market nyo and everything, tulungan tayo. Yan. Let's help out each other na lang, yo. Wala nang crab mentality. Napakaganda. And Low Life, can we announce it again? The reviving of Low Life? We're coming back. We're setting up Low Riders soon. Trikes. Soon. We're going back in on track na lang. Stay tuned na lang. Stay tuned. Abang-abang tayo. Abang-abang. Pampanga. Yeah, maraming salamat. Ubuhayin natin ulit yung hip-hop community dito sa Pampanga. So, abang tayo. Suporta lang sana sa lahat. Ayan. Yes, sir. Maraming salamat. And we out.